What's up mga boss? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong boss Loli Vlog, nagbabalik. Welcome back po tayong lahat dito sa ating YouTube channel. Sa video pong ito, pag-uusapan po natin yung tungkol sa panahon ng pag-breed. Ano po ba magandang panahon na dapat tayo nag-breed? And then kung anong panahon na dapat tayo pinapahinga natin ating mga material. So ang pag-breed po kasi ay may dalawang klase ng panahon. Meron pong regular at merong off. So ano pa yung regular? Yung pong regular, yun yung regular season and then yung off season. So bago po natin pag-usapan yan mga boss, at kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit nyo yung ating notification bell nang sa ganun maging updated po kayo sa mga video na ina-upload natin. So tara mga boss, at pag-usapan na po natin yan. A few moments later. So ano po ba yung tinatawag na regular season mga boss? So ito po yung regular season, kung bakit tayo nagkakaroon ng regular season sa pagbe-breeding. Ito po yung mga panahon, kaya po natin ito ginagawa. Ito po yung mga panahon na mas madaling nagpe-fertile yung ating mga unahin. So bakit po mas marami ang mas pinipili na mag-breed sa regular season unlike sa off-season? So ganito po yung mga boss, ang advantage po kasi ng regular season, ito po yung ginagawa ng karamihan na nag-breed, kasi nga ang nag-breed natin sa regular season, so dito po tayo yung panahon na gumagawa ng ating mga panlaban. So ang regular season po kasi yun po yung patapos na yung tagulan mga boss, tagulan. So ang mangyayari, medyo malamig na ang panahon unlike sa off season, masyadong mainit. So ang regular season po kasi mas sa iba mas madali silang makakabuhay, kasi nga wala nang gaanong, hindi gaanong nag-uulan, so hindi gaanong asel, at hindi masyadong na-stress yung mga sisiu, kagaya nga ng unlike dun sa off-season na mga buwan ng tagulan. So nangyayari, madaling magkakasakit yung mga sisiu dahil nga ulan ng ulan, and then lagi silang mababasa. So unlike dun sa regular season, mas madali silang nakakabuhay, kasi nga wala nang ganong hassle sa kanilang pag-breed, mas madali silang makapagpaparami. So anong buwan nga po ba ginagawa? Anong buwan po natataon ang regular season? Ito po mga boss, ang the best pick. And then nag-i-start po kasi ang breeding season panahon ng mga October. October, November, December, January, February, hanggang March at April. So yan po ay asakop pa ng regular season. So sa akin po, wala po tayong pinipiling panahon, dahil kasi sa atin, sa akin po, based on my own experience, sa akin mas prepared ko yung off season. Yun nga lang ang disadvantage po nun, kapag nagbreed tayo ng off season, hindi po natin magagamit yung mga nabibreed natin na panlaban. Unlike sa regular season, kapag nagbreed tayo ng regular season, so dun po natin magagamit yung mga manok natin sa mga labanan.
like sa national, sa early, national at local. So yun po kasi yung panahon na nagkakaroon ng banded. Kaya mas maraming preferred na mga breeder nagbe-breed sa regular season. Unlike sa off-season, kapag po tayo nag-breed, so ang mangyayari, hindi po natin maipapabanded yung ating binibreed. So ang mangyayari niyan, hindi tayo makakasali dun sa mga labanan na banded to banded. So alam niyo naman po, ang labanan ngayon, kapag hindi banded ang manok mo, hindi ka nila i-accept. So hindi mo pwedeng ilaban yung manok mo, mapa-small time, mapa-big time, and then sa lahat ng labanan ng kapag sinabing banded to banded, so hindi mo sila magagamit. So yun ang disadvantage kapag nag-breed ka ng off-season. Kaya ko po nasabi sa akin, kaya ko po nasabi na mas prepared ko yung nagbi-breed ng off-season. Kasi ganito mga boss, una, kapag po kasi off-season, nag-uulan, sa akin po, hindi po ganong ma-stress ang manok kasi nga hindi mainit. Yung pong pagiging malamig na panahon, umuulan, normal na po yan eh. Mas madali po, para sa akin, mas madali ko silang mamamanage kasi nga ulan lang. Kasi ang sipon mga boss, common na po sa mga manok yan. Mas madali na po silang buhayin. Unlike sa taginit, kapag po summer, nandun na yung mainit and then malamok. So yung ang mangyari dun sa mga manok natin, mas maraming sakit dun sila magiging prone, unlike sa off season. So ayan mga boss, pero nasa sa inyo pa rin ang desisyon yan kung anong panahon kayo dapat na magbe-breed, kasi kayo po ang breeder. So kayo pa rin ang masusunod kung ano yung choice nyo. Pero sa akin, sa atin dito, sinasabi lang natin, regard on my own experience na sinasabi ko, para sa akin, mas prepared ko yung off-season kasi nga hindi siya masyadong mainit, hindi masyadong stress yung manok sa init. Gagawin nyo lang naman sa mga production nyo mga boss. Meron silang mga bakuna para na sa ganun hindi sila madaling kapitan ng sakit. So hindi naman ang breeding po kasi, kaya may sinabing regular season and then ang off season, kasi nga yung panahon ng regular season dun madaling nagpipick yung mga inahin, kaya mas mabilis makakapagparami. And then yun nga lang, kapag wala kayong gano'ng experience sa pag-aalaga at pag-handle ng inyong mga alagang sisiw, masasayang lang dahil ang tendency niyan, mas madali silang mauubos kapag po sila ay hindi nyo kayang bigyan ng proteksyon. So madali lang mag-breed, pero yung pagpapalaki, yun yung maraming challenge. Ang disadvantage lang ng off-season mga boss. So ang mangyayari, kapag po kasi off-season, medyo alanganin na yung mga material na ginagamit natin. Kasi sa panahon po kasi ng off-season, doon nangyayari yung molting season ng ating mga material. Kaya medyo mahirapan na tayo makapag-produce. Kasi ang mangyayari, yung mga material natin, tuyo na sila. So hindi na maganda yung kanilang ilalabas. So nasa sa inyo na po yun kung paano nyo mamimaintain yung ganda ng inyong materials. Nasa ganun, maganda rin yung maging production nyo. So kinakailangan nga lang magaling kayo mag-handle nung inyong ginagamit ng material, para nasa ganun yung ibibreed nyo hindi gaanong maliliit. Kasi nga, kapag ang sisiw maliit na inilabas, ang mayari, lalo na kapag ang breeding stock nyo, hindi na siya ganong advisable para gamitin. So, ang resulta po nyan ay sakitin. Ilalabas nilang sakit. Meaning, kanilang anak. So, problema nga lang, pagka off-season breeding, so, ayun, kagaya ng sinabi ko, lahat ng maipoproduce nyo,
hindi nyo sila pwedeng isali sa mga derbies na banded to banded. Okay, kasi nga, off-season. So, ang banding season po kasi mga boss, ginaganap po kasi yan once a year. Pero mahaba po yan. Kaya nga po nagkakaroon ng every bird, national, local, national, and then late born. So, yun yung chance nyo para makapag-breed ng gagamitin nyo na para makasali kayo dun sa small derby. So, mapabig time man yan. At least, yung mabibreed nyo ay may papabanded nyo. So, ganun po yung proseso ng ating pagbibreeding sa manok, mga boss. May timing po yan. Para lang sa ganun, alam nyo kung anong panahon kayo makakapagpalabas. And then, kung anong panahon, hindi naman po yan kagaya ng tao. Ang tao kasi, walang breeding season, off season. So, ang tao po kasi, anytime, pwede mag-breed yan. Hindi kagaya ng manok. So, ayun lang mga boss. Dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Doon po sa mga boss natin na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel. Iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo at i-share. Then hit yung ating munting notification bell. So yun lang mga boss. Maraming salamat po. Good luck. And hope is not in her. She's a